At sa punto ito, makausap po natin sa linya ng telepono ang kandidato pagka-mayor na si Rica Tinga. Magandang hapon po, ma'am. Isang magandang hapon, Ziggy. Yes. Good afternoon po. At sa ngayon nga po, ano ang pinaplano ng kampo nyo? Nakita na po natin yung nangyari, yung kaguluhan sa nakalipas na maghapon din sa mga balita. Ano po yung pinaplano ng kampo nyo dito sa mga sinasabing ng bato na nakit sa mga taga-suporta po ninyo? Oo, kami talaga ay magsasampa ng mga kaso laban sa mga opisina ng City Hall. Grave coercion, grave threat, attempted homicide, serious physical injuries at robbery. At syempre para sa election election-related violence po ito. Nakita natin sa video na wala hong ginagawang provocation ng aming mga kasama. Kami nakapasok na sa City Hall ng maayos, nakalabas na rin ng maayos. Nakakamay na rin kami sa mga eksperimento ng grabe sa City Hall. Sa harapan ng City Hall, makikita nyo na isumukit sa City Hall ngayon. Hello? Yes ma'am, nakikinig po kami. Kami ay nasa harapan ng City Hall sa may Goldilocks, Rabbit Cruise, mga 20 minuto po kami nakaikot hanggang pumunta po kami sa NP Cruise. At doon ay nakakalungkot dahil yung pagpunta ho namin doon ay may mga nakaabang na ho mga tao. Yung nakita yung video na ako ay medyo mabilis naglalakad, ako ay nag-aalala dahil napakarami na ng sa amin naman supporters yung nagsasabi na, Mayor Rica, ang daming nang nag-aabang sa akin. Ang daming nang nag-aabang sa iyo, ang daming nang nag-aabang sa akin. Nung dinaanan ko sila, nakita ko ang bagsik na kanilang mata at talagang lalaban at nagmumura sa aming tao. Lalong-lalo na particularly dun sa cameraman namin na nakita nga ay binugbog ng 10 lalakihan ni camera nga ay nakuha. Ako naman po ay isinecure ng mga takuha namin dahil ako din pong hinahabol at makasama. Tinakbo ko sa isang bahay malapit dyan at mismo sa loob po ng bahay kinakalampag pa rin. Alam nyo, dami-dami may sinasabi, pero hindi sila naiintindihan na sila ang unang nanakit ng tao. Apat ang nanakit sa kanila at puro kami pa. Ang mga may sugat, puro kami pa. I mean, 12 po. Walang kadibin sa mga babae, yung matanda. Wala naman yata akong provocation dito. Malinaw na ang aking mga tao ay nagtataas ng kanilang mga kamay, naglalagay pa ng peace sign. At kung maririnig na po talaga ang audio ng aming video na pinadala. Buti na lang meron kaming nasalbang video. Talaga naman maputol ko lang kayo, no? Doon po sa sinasabi nyo na sa nasa gilid na kayo ng City Hall, kasi parang wala hong napanood o walang kuha yon. Meron ba kayong particular na kuha sa pagkakataon na nangyari po yun? Yung insidente na mismong nakita yung kalalakihan na nakatakip ang mukha, yun ho ay gilid na City Hall. If you're at City Hall right now, please go there sa gilid na gate. Dumaan lang ho kami. Nakasarado yung gate na yan. At wala kami intensyon pasukin o manggulo. Hindi sa katulad na sinasabi ng ating katunggali. Panguling salita po, ano po ang mensahe nyo sa sa pangyayaring ito, ano po ang nais nyo pang ipabot sa mga po, particular, sa mga otoridad? Ako po, unang-una, para sa aking mga kababayan, kilala nyo na po ako, ako'y nangangamay sa lahat, kaalyado at ikaalyado, dahil nais ko makapakilala bilang isang tagigenyo, bilang isang kandidato. Ako po ay isang privado ng tao na nagsasakripisyo, nag-iisa po konti nga na lumalaban sa isang malaking pamilya ng politika. Hawak nila ang simbol. Hindi ko para isakripisyo ang mga tao at ipahamak pa. At nakita nyo ho ang video. Ang video ang magsasabi na wala kaming ginawa. Hindi kami nanguna. Kami ang unang nasaktan ang mga tao namin, ang unang sinaktan. Ang gusto lang namin ay dumaan na maayos sa City Hall. Maraming po salamat si Rica Tinga at ang tumatakbo pong mayor sa pagka-mayor dito po sa Taguig. Maraming po salamat, ma'am.